layunin ng dokumentaryong ito ay magbigay ng impormasyon tungkol sa aming benepisyaryo at ikayatin ang marami na maghandog ng tulong o donasyon. Si Carlo, isang 12 taong gulang na lalaki, ay mula sa Paite, Laguna. Masiyahin, responsable, at mabait na anak, kapatid at kaibigan. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, isang pagsubok ang dumating sa kanila. Tunghayan ang kwento ni Carlo. Ako po si Giancarlo Velasco, 19 years old. Ang trabaho po ng nanay ko is housekeeping po sa Manila. Ako po si Maribeth Velasco, 28 years old po. Panganay po ang kapatid. Chronic kidney po na stage 5. Nung 21 po nangyari yung nahimatay siya, nag-seizure, tapos naumpog po yung ulo niya. So, pinas-CT scan nila ni laboratory kasi nakita po doon na mababa po yung hemoglobin niya, 85 lang. So, chinek po ang ihi, ang dugo, ni laboratory po siya. Tapos nakita nga po doon na kailangan niyang salinan daw ng dugo kasi sobrang baba po ng dugo. So, naghanap po kami ng hospital na pwede niyang pag-admitan. Punta po kami sa Fakil, sa Provincial. Sobrang dami pong pasyente doon. Di po kami na-occupy. Hanggang sa nakarating po kami ng Batangas. Doon po na, na-diagnose yung kapatid ko na mataas yung krea niya. Tapos, di po mag-dialysis. Nung nangyari po yun, nasa Santa Rosa siya. Nakapagpa-CT scan na siya, nakapagpa-lab na siya, kaya nalaman na mababa hemoglobin. So, ang ginawa nung kasama niya sa bahay, yung boss niya, inuwi siya dito kasi kailangan daw po ng guardian na magbabantay sa kanya, kailangan daw salinan ng dugo. So, inuwi po dito. Sa akin po muna sinabi kasi sinanay po kasi nasa work, baka daw po hindi na makapag-focus pag sinabi agad. Ang plano po namin ay after work na lang ni nanay sabihin kasi syempre po baka hindi po makapagtrabaho ng ayos. So, sinabi po sa akin, syempre, na ano ko kasi, eto po, hindi to talaga mahilig magsabi. Kasi, lagi po yung tinatawag sa amin, lagi nagbibideo call araw-araw, tinatanong yung anak ko. Nagtataka ako, sabi ko, bakit hindi siya natawag, hindi nagbibideo call. Tapos, isang beses nangyari po yun, sabi niya, busy lang siya. Tapos, yun pala, kaya hindi na siya natawag, nangyari na nga po yun, naimatay siya kasi mababa po yung dugo, naging anemic. Wala pong masakit eh. Pero naramdaman ko po yung naninigas yung paa, yung kusa pong naninigas yung daliri ko, yung mga ganun lang naman. Tapos nangangati po lagi. Nung una po, akala ko lang talaga, parang simpleng parang UTI lang ganun, kailangan lang pataasin po yung dugo. Parang pinag-usapan muna namin ng pamilya namin na kung ipapatuloy po namin yung dialysis niya. Kasi syempre po bata pa, inisip po namin baka kaya pa ng mga herbal, mga meron pang pwedeng gawin. Parang tinanong kami ng doktor 2 beses. Nung una po, undecided kami. Tapos nung pangalawang round sa amin ng doktor, sabi daw po, parang risky na daw po yung kapatid ko. Kasi sabi, pag di pa daw po namin na ipadialysis, pwede daw po magkaroon pa siya ng ibang komplikasyon sa katawan, yung pananakit ng tiyan. Kaya po, lalo ding nababa po yung dugo niya, gawa din daw po dun. Tapos, pwede din daw po maging diabetic kasi para daw po malapit daw po yun sa pagmataas ang creatine. Akala ko po na paglabas ko doon okay na. And nung nalaman ko po na pwede maging lifetime, syempre po sobrang natakot ako. And talagang inayos ko na din po yung lifestyle ko, yung mga ganun po. And yun, para din makatulong, tulong ako din po yung sarili ko gumaling. Familiar naman po ako sa dinadialysis, malaking pera po yun kahit po may PhilHealth. Katulad po ngayon, ginagamit po ng PhilHealth ni nanay, pero malaking pera pa din po yung kailangan. Kasi every session niya po, 1,500 plus. Bukod pa po yung maintenance niya po. Tapos yung dialyzer niya pa, 6 times na po pwede magamit. 1,800 plus po yun. Pinagtutulong-tulungan naman po namin ni nanay po.
Siyempre po, as ate, gusto ko sa mga kapatid ko na lang mapunta. Kung hindi ako nagtagumpay sa buhay, sa kapatid na lang, tapos biglang, ayun nga, may dialysis yung kapatid ko. Siyempre, parang ano, ang sakit sa akin, parang katulad si nanay, parang gusto ni nanay na kung pwede ako na lang. Kasi, siyempre, madami din pong risk na pwedeng mangyari. Hindi ko naman po sasabihin na hindi kain ng kapatid ko. Bata pa naman ng kapatid ko, alam kong gagaling yung kapatid ko. Siyempre, maraming salamat po dahil kailangan po namin ng tulong dahil sinanay lang po and siya lang po yung nagsusuporta sa amin para po dito sa aking sakit po. Sa mga gusto pong tumulong pa sa kapatid ko at sa mga tumutulong na sa ngayon, nagpapasalamat po kami ng marami. Ito po ang munting tulong ng The Guardian para po sa inyo po. Maraming salamat po sa binigay na tulong ng BIRC2PH. Malaking tulong po itong naibigay sa akin para po makapagpa-dialysis ako and sa mga gamot ko po. Thank you po. Thank you din po sa BIRC2PH at naipahatid po nila sa amin yung munting tulong nila at para sa amin po ito po ay napakalaki na. Kami, ang The Virtue PH, kasama ang buong pamilya Velasco ay kumakatok sa inyong ginintoang mga puso ng kaunting tulong para kay Carlo. Sa may nais magbigay ng tulong, maaari mong ipadala ang iyong donasyon via GCash sa mga sumusunod na detalye.